Pinakakalungkat na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang mga hindi narasolbang kaso na iniugnay sa death squad. Seryoso itong sisiyasatin ayon sa pulisya sa kabila ng pagkambyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang inamin. Nakatutok si June Veneracion. Bago pa man umalingaw-ngaw ang drug war ng maupo sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan na ang kanya umanong death squad nung mayor pa siya ng Davao City na inimbestigahan pa ng Commission on Human Rights noong 2009. Muli itong naungkat dahil sa pag-amin mismo ni Duterte nang humarap sa investigasyon ng Senado sa umano'y extrajudicial killing ng kanyang drug war. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan, si Senator De La Rosa. Alam ko nagbibiro siya, diba? Binawi rin naman niya later on na hindi police yung DDS. Bukod kay Senador Bato De La Rosa, nasa pagdinig din ang iba pang tulad niya ay naging Davao City Police Director. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao death squad by the former president? I think he's just joking, sir. Si Retired General Catalino Cuy, hindi nagustuhan ang pag-ugnay sa kanya sa Davao Death Squad o DDS. I mind very much the me being associated with the DDS. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refused to cooperate. And there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who were involved in those incidents. Bagamat binawi ni Duterte ang unang pag-amin na meron siyang death squad, seryoso itong sisiyasatin ng PNP. He mentioned some names at tinutuko po niya yung ibang mga police po that will be used as lead and basis of the PNP to conduct further investigation po. Katunayan, iniutos na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na halungkatin ang mga di naresolbang kaso ng pagpatay na iniugnay sa death squad at iba pang grupo. Kung meron man po na madidig up po tayo na mga involvement po ng police, ang sabi po ng ating Chief PNP, katulad ng sinasabi niya, no sacred cow. At kaugnay ng dati ng pinapayo ni Duterte sa mga police nung pangulo pa siya, na binanggit niya muli sa Senado na palabanin ng mga drug suspect para may dahilang patayin sila. We value the human lives, so wala pong police na susunod po sa ganito pong utos na bibigyan po ng bakil ang isang suspect po just to make it appear na nanlaban po ito. It's not the norms and culture po ng PNP organization. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.